San Jose. Vir Justus, isang taong banal. Si Jose, na galing sa angkan at lahi ni Haring David, ay napili ng Diyos upang maging kabiyak ni Maria at ama sa turing ni Jesucristo, ang Diyos anak na nagkatawang tao. Bilang isang ulirang ama ng pamilya, naghanap buhay siya bilang isang karpintero at buong panglingap na inalagaan si Jesus at si Maria. Ipinalalagay na matapos ang malinis na pagmamahal kay Maria at matapat na paglilingkod kay Jesus, namatay si Jose sa kandungan ni na Jesus at Maria noong taong 20 humigit kumulang. San Jose, ipanalangin mo kami. Sa San Jose ay ginampanan ni Kapatid Aljan Santiago ng SPCY San Jose. Santa Fotina. Ayon sa tradisyong Griego, si Fotina ang babaeng Samaritana na nakausap ni Jesus sa balon gaya ng isinalaysay sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 4. Lubhang na antig sa karanasan, nagpatuloy siya sa pangangaral ng Ebanghelyo, nakatanggap ng pagkabilanggo at sa wakas ay naging martir sa Carthage. Ang isa pang tradisyon ay nagsasaad na si Fotina ay pinatay sa Roma pagkatapos na mapagpabagong loob ang anak na babae ni Emperador Nero at 100 sa kanyang mga lingkod. Namatay di umano siya sa Roma kasama ang kanyang mga anak na sina Jose at Victor. Si Santa Fotina ay namatay noong unang siglo at ginugunita tuwing 20 ng Marso. Santa Fotina, ipanalangin mo kami. Si Santa Fotina ay ginampanan ni Kapatid Justin Elaine Villatema ng SPCY San Jose. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome, anak ni Santa Maria Cleopas, ay unang tinawag na Salome. Idinagdag niya ang Maria sa kanyang pangalan bilang parangal sa mahal na birhen. Ang kanyang ama at ang kanyang ina ay parehong mga banal. Siya ang asawa ni Zebedeo na hindi isang santo. Siya at ang kanyang ina at si Santa Maria Magdalena, si Santa Marta at ang kanyang mga kasama ay isinakay sa isang bangka na walang layag at walang sagwan sa panahon ng pag-uusig ng mga Hudyo noong taong 47 at itinulak sa dagat. Ang bangka ay himalang lumutang nang hindi nasira sa timog ng Pransya. Namatay si Santa Maria Salome sa Pransya. Siya ay pinarangalan pa rin doon ng may matinding pagmamahal at debosyon. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Si Santa Maria Salome ay ginampanan ni Kapatid Ariana Belinda B. Gonzales ng SPCY San Jose. Santa Maria ng Betania. Si Santa Maria ng Betania ay kapatid ni na Santa Marta at Lazaro. Siya ay huwaran ng pakikinig sa salita ng Diyos. Matatandaan natin sa Lucas Kapitulo 10, talata 38 hanggang 42, na noong dumalaw si Jesus sa kanilang bahay sa Betania, ay umupo ito sa paanan ni Jesus, habang abalang-abala si Santa Marta sa paglilingkod. Binanggit ito ni Santa Marta kay Jesus, ngunit sinaway siya nito na nagwika, "Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang lalong higit na mahalagang bahagi, at ito ay hindi aalisin sa kanya." Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Si Santa Maria ng Betania ay ginampanan ni Kapatid Nikki Bignotia ng SPCY Matungaw, San Felipe. Si Felipe, sa Griego mahilig sa kabayo, na taga Betsaida, Galilea, ay naging disipulo ni San Juan Bautista at
Sara ay naging apostol ng Panginoon bago naganap ang kasalan sa Kana ng Galilea. Si Apostol Felipe ay ipinako sa krus ng patiwari sa Hierapolis, Sitia. Sa bayang din iyon ay namatay ang kanyang dalawang anak na babae. San Felipe, ipanalangin mo kami. Si San Felipe ay ginampanan ni kapatid Aaron Clement Villanueva ng SPCY Matungaw, Santa Rita ng Kasya. Si Santa Rita ay anak ng taga-bukid sa Roca Porena na isinilang noong 1381. Siya ay napakasal sa isang lalaking di mabuti ang naging buhay. Bilang pagsunod lamang sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, sa kabila ng kanyang pagtutol sapagkat nais niyang maging madre. Sa loob ng 18 taong pagsasama nila, paghihirap at lungkot ang tiniis niya sa kanyang asawa. Subalit, sa kanyang walang humpay na panalangin at pagpapakasakit, ay nagbalik loob din ng lalaki bago siya napatay ng mga kaaway. Namatay siya noong 22 ng Mayo, 1457, sanhi ng malubhang sugat na di gumagaling. Ang bangkay ng santang ito ay di nabubulok hanggang ngayon. Santa Rita ng Kasya, ipanalangin. Si Santa Rita ng Kasya ay ginampanan ni kapatid Janelle Faye Castor ng SPCY Matungaw, San Juan Bautista. Nang ipaglihi ang kamag-anak na ito ng Panginoon, maraming kababalaghan ang naganap. Napipi ang kanyang amang si Zacarias dahil hindi niya pinaniwalaan ang ibinalita ni Anghel Gabriel na magkakaanak sila ng kanyang matandang asawang si Isabel. Si Juan, Hebreo, malugod na kaloob ng Diyos, ay tinawag na Bautista dahil sa pagbibinyag niya sa ilog Jordan bilang isang tinig na humihiyaw sa ilang at sugo ng Diyos na tagapagpakilala sa Mesiyas. Siya ay pinapugutan ng ulo ni Herodes at inilagay sa bandeha ang kanyang ulo. Tuwing 29 ng Agosto natin ginugunita ang pagkamartir na ito ni San Juan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Si San Juan Bautista ay ginampanan ni kapatid Leonard Sam Hernandez ng SPCY Balubag, San Juan Evangelista. Si Juan, Hebreo, kaloob ng Diyos, taga Galilea, anak ni Zebedeo at Salome, kapatid ni Santiago ang matanda, ay isang mangingisda. Tinawag siya ni Kristo na maging isa sa 12 apostol. Siya ang disipulong mahal ni Jesus na humilig sa tabi niya sa huling hapunan at sa kanya itinagubili ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo ang mahal na birhen, hayan ang iyong ina. Si Juan na tinaguri ang ebanghelista ang sumulat ng 4 na ebanghelyo ng Apokalipsis at ng 3 epistola sa Bagong Tipan. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Si San Juan Evangelista ay ginampanan ni kapatid Emil A. Roque ng SPCY Balubag, San Francisco Javier. Francisco de Jaso y Aspilcueta, sundalo, profesor, misyonero, santo. Iyan ang pangalan ng misyonerong isinilang sa Kastilyo ng Savior sa Navarra, Espanya, noong 7 ng Abril, 1506. Tumalikod si Francisco sa kanyang tutunguhing karangalan sa Paris nang makilala si San Ignacio Loyola, ang tagapagtatag ng mga paring Hesuita at sumama sa unang 7 Hesuita. Mula nang dumating si Francisco sa Goa, India, noong 6 ng Mayo, 1542, buhat sa Lisbon, Portugal, ay walang kapagurang nilakbay niya ang India, Malacca, Molucas at Japan
sa pagtuturo ng dasal, sa pagtatayo ng mga paaralan at simbahan, at sa pagkakawang gawa. Sa isang kubo sa liblib na pulo ng Sichuan, China, namatay si San Francisco Xavier noong 3 ng Disyembre, 1552. San Francisco Javier, ipanalangin mo kami. Si San Francisco Javier ay ginampanan ni kapatid John Martin Domingo Celebrado ng SPCY San Francisco, Santa Marta. Samantalang naglalakbay, si Jesus ay pumasok sa isang maliit na bayan, 2 milya sa silangan ng Jerusalem, na kung tawagin ay Betania. Siya ay tinanggap sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Marta, sa Arameo, Ginang, na may kapatid na nagngangalang Maria. Samantalang si Marta ay naliligalig sa maraming gawain, siya'y lumapit at nagwika, "Panginoon, hindi ka ba nababahala na ang aking kapatid ay iniwan akong naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na ako'y tulungan." Sumagot sa kanya ang Panginoon, "Marta, Marta, nagpapakapagod ka at naliligalig sa maraming bagay. Sa katunayan, isang bagay lamang ang kinakailangan. Pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya." Santa Marta, ipanalangin mo kami. Si Santa Marta ay ginampanan ni kapatid Kiari Rich A. Reyes ng SPCY San Francisco, San Ignacio ng Loyola. Sa pagkabuwal ng kapitan sa labanan sa Pamplona noong 1521, ay bumangon ang isang panibagong Ignacio, ang banal na sundalo na naging mapusok sa karangalan ng Diyos at ang tagapagtatag ng mga paring Hesuita. Nang mahiga, sanhi ng isang sugat sa paa na muntik na niyang ikinamatay, ay binasa ni Ignacio ang buhay ni Kristo at ang buhay ng mga santo. Sa dambana ng Birhe ng Montserrat ay nagtungo si Ignacio, Latin, maapoy, at doon ay isinabit ang kanyang espada at ipinangako ang pagbabagong buhay. Pagkaraan, nabuhay siyang parang ermitanyo sa isang yungib sa Manresa. San Ignacio ng Loyola, ipanalangin kami. Si San Ignacio ng Loyola ay ginampanan ni kapatid Christian Constantino ng SPCY San Francisco. Santo Tomas ng Villanueva. Si Santo Tomas ng Villanueva ay isang paring Agustino na isinilang sa Kastila, Espanya. Sa bayan ng Villanueva naman, siya nakapag-aral at naging dalubhasa sa pilosopiya at teolohiya. Siya'y naging arsobispo ng Valencia at nagpamalas ng katangi-tanging pagmamahal sa Maralita. Nagpakasakit siya para sa ikapagtatagumpay ng mga simulain ng simbahan at sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan. Kinilala rin siya sa kanyang mga naisulat na mahahalagang pangaral tungkol sa kabanalan. Sumakabilang buhay siya noong 1555 at ang kanyang kanoninasyon na pinangunahan ni Papa Alejandro VII ay naganap noong 1 ng Nobyembre, 1658. Santo Tomas ng Villanueva, ipanalangin mo kami. Si Santo Tomas ng Villanueva ay ginampanan ni kapatid John Mico N. Maclang ng SPCY Pitpitan. San Benito ng Nursa. Si San Benito ay pinaniniwala ang ipinanganak noong mga taong 480. Anak ng isang Romanong maharlika ng Norsia at kambal sa kanyang kapatid na babaeng si Scholastica. Isang araw, sa panahon ng kanyang pamumuhay sa isang kuweba sa itaas ng lawa bilang isang ermitanyo,
Ipinakita ng Diablo ang imahinasyon ni Benito sa isang maganda at mapangakit na babae. Pinigilan ni Benito sa pamamagitan ng paggulong ng kanyang katawan sa isang matitinik na palumpong hanggang sa mapuno ito ng mga gasgas. Sa pamamagitan daw ng mga sugat sa katawan na ito, napagaling niya ang mga sugat ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng mga taon ng pananalangin, ang salita ng kanyang kabanalan ay nagdala ng mga kalapit na monghe upang hingin ang kanyang pamumuno. San Benito ng Lursa, ipanalangin mo kami. Si San Benito ng Lursa ay ginampanan ni kapatid Jimrick Stephen Sipide ng SPCY Pitpitan. Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara, maningning sa pangalan at lalo na sa kabanalan, ay si Clara Sifi, anak ni Favorino at ni Ortolana de Fuimi. Sa bayang sinilangan niya noong 1193 sa Assisi, ay minsang nangaral si San Francisco at ang pangaral ng santo ay tumimong mabuti sa malinis at murang isipan ni Clara. Dahil di ay nagpasa siyang mamuhay ng alinsunod sa aral ng Panginoon. Nang gabing iyon, si Clara ay nagtanan sa kumbento ni San Francisco. Doon niya itinakwil ang lahat ng bagay sa daigdig. Sinuotan siya ng makapal na abito ng mga Pransiskano at pinutulan ng buhok. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Si Santa Clara ng Assisi ay ginampanan ni kapatid Jasmine R. Villarreal ng SPCY Pitpitan. Santa Maria Jacobi. Marami ang hindi nakakaalam na si Santa Maria Jacobi ay nakatatandang pinsan ng Mahal na Birheng Maria. Siya ay nanirahan sa Kapernaum, malapit sa ating Panginoon, sa panimula pa lamang ng pangangaral nito sa mga tao. Ang kanyang kabanalan ay makikita sa kanyang anak na si Santiago Minor, na kilala rin sa tawag na Jacobi, na naging obispo ng Jerusalem at namatay na martir para kay Jesus. Isinama sa Maria ang ngalan ng kanyang anak na si Jacobi o Santiago Minor, na isang apostol ng Panginoong Hesukristo, kung kaya ang tawag sa kanya ay Maria Jacobi, na nangangahulugang si Maria na ina ni Jacobi. Upang makilala siya sa iba pang mga babae na katulad ni Salome na Maria rin ang ngalan at ng Mahal na Birheng Maria na ina ni Jesus. Santa Maria Jacobi, ipanalangin mo kami. Si Santa Maria Jacobi ay ginampanan ni kapatid Joanna C. Ortega ng SPCY May Santo, Santa Filomena. Noong si Filomena ay 13 taong gulang, nanumpa siya ng konsagradong pagkabirhen. Matapos dalhin ng kanyang ama ang kanyang pamilya sa Roma upang makipagkasundo ng kapayapaan, si Emperador Diocletian ay umibig kay Filomena. Nang tumanggi siyang pakasalan ng Emperador, pinahirapan si Filomena. Siya ay hinagupit, nalunod na may nakakabit na angkla at binaril ng mga palaso. Sa tuwing siya ay inaatake, ang mga anghel ay tumabi sa kanya at pinagaling siya sa pamamagitan ng panalangin. Sa huli, pinapugutan ng ulo ng emperador si Filomena. Santa Filomena, ipanalangin mo kami. Si Santa Filomena ay ginampanan ni kapatid Ala Lane W. Bunag ng SPCY May Santol. Santa Kateri Tekakwita. Si Santa Kateri Tekakwita ang unang katutubong Amerikano
na kinilala bilang santo ng simbahang Katoliko. Siya ay ipinanganak noong 1656 sa nayo ng Mohok ng Osernenon. Si Kateri ay kilala bilang isang biyasang manggagawa na masipag at matyaga. Gayunpaman, tumanggi siyang magpakasal. Siya ang patrona ng ekolohiya at kapaligiran, mga taong ipinapatapon at mga katutubong Amerikano. Santa Caterite Caquita, ipanalangin mo kami. Si Santa Caterite Caquita ay ginampanan ni Kapatid Crystal Lay ng SPCY Maysantol, Santa Ana. Ayon sa tradisyon, si Santa Ana o Ana ay ang ina ng Birheng Maria, ang ina ni Jesus. Walang binanggit pa tungkol kay Ana sa Biblia. Ngunit kinikilala ng mga hindi biblikal na aklat mula sa mga unang siglong Kristiyano ang mga magulang ni Maria bilang sina Joaquin at Ana. Sinasabi ng mga aklat na ito na sina Joaquin at Ana ay walang anak sa maraming taon ng kanilang kasal. Ang anghel na si Gabriel ay nagpakita sa kanila ng hiwalay at ipinahayag na sa katunayan ay manganganak sila ng isang anak na dapat italaga sa Diyos. Si Santa Ana ang patron ng mga babaeng walang asawa, mga may bahay, mga babaeng nanganganak, mga lola, mga walang anak, mga nangangabayo, mga minero, mga mahihirap at mga mananahi. Ang pinakakilalang pagtangkili kay Santa Ana ay ang mga lola. Tiyak na bilang ina ng Birheng Maria at lola ni Jesucristo, si Santa Ana ay isang babaeng may dakilang kabutihan at pagmamahal. Santa Ana, ipanalangin mo kami. Si Santa Ana ay ginampanan ni Kapatid Lines Sagales ng SPCY Santa Ana. San Joaquin. Si San Joaquin ang laging malinis na asawa ni Santa Ana, ang ina ng ating mahal na birhen. Kahit na matanda na, si Joaquin at Ana ay nanatiling taimtim sa kanilang mga panalangin na mabiyayaan ng isang anak. Natuwa ang Diyos sa kanilang debosyon at piniling biyayaan sila ng isang mahimalang paglilihi sa nakalipas na mga taon ng panganganak. Bilang resulta ng kanilang pagmamahal sa kanya at pagmamahal sa isa't isa, itinuro ng tradisyon na habang si Joaquin ay wala sa tahanan, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos sa isang pangitain. Nangako ang anghel na ito na sila ni Santa Ana ay manganganak ng isang anak na pagpapalain sa buong panahon. Si San Joaquin ay tinanghal na patron ng mga ama, lolo, lolo't lola, mag-asawa, tagagawa ng kabinet at mangangalakal ng tela. San Joaquin, ipanalangin mo kami. Si San Joaquin ay ginampanan ni Kapatid Cedric Roque ng SPCY Santa Ana. San Agustin ng Hipona. Si Agustin ay isinilang sa Tagaste, Africa noong 354. Ang kanyang mga magulang ay sina Patricio, isang pagano at si Santa Monica. Kayo na lamang ang paghihinagpis ng kanyang ina dahil sa kanyang masamang pamumuhay. Siya'y naging manikeo, naniniwala sa erehiyang laban sa simbahan at nagkaanak ng isang lalaki sa babaeng hindi niya pinakasalan. Sa tulong ng banal na obispo ng Milan na si San Ambrosio, ang dating masamang pamumuhay ay tinalikdan ni Agustin. Si San Agustin ay pumanaw noong 28 ng Agosto, 430. Kinikilala siyang doktor at tanglaw ng simbahang Katolika. San Agustin ng Hipona, ipanalangin mo kami. Si San Agustin ng Hipona ay ginampanan ni Kapatid Ken Ivan Lawrence G. Olaso ng SPCY Santa Ana, Santa Ines. Ang salitang Agnes na ayon kay San Agustin
ay nangangahulugang malinis sa wikang Griego at tupa sa wikang Latin. Ay pangalan ng isang martir ng kalinisan at ng pananampalataya na nabuhay noong ikatlong siglo sa Roma. Dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, maraming maharlikang lalaking taga-Roma ang naghangad ng kanyang kamay. Sa kanilang lahat, ito ang kanyang sinabi, "Magiging isang malaking kalapastanganan sa aking esposo ang tanggapin ang inyong pag-ibig. Siya ang naunang pumili at sa kanya ako nauukol." Santa Ines, ipanalangin mo kami. Si Santa Ines ay ginampanan ni kapatid Mary Jane Ortiz ng SPCY Santa Ines. Santa Maria Magdalena. Ang tiyak na nalalaman natin tungkol kay Santa Maria Magdalena ay matatagpuan sa bagong tipan. Sa linggo ng pagkabuhay ay nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. "Babae, ano't tumatangis ka? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria na iyon ang hardinero kaya sinabi niya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukuhanin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Lumingon siya at kanyang sinabi, "Rabboni." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong salingin, sapagkat di pa ako nakakaakyat sa aking ama." Siya rin ang babaeng pinuri ng Panginoon ayon sa ilan. Pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Si Santa Maria Magdalena ay ginampanan ni kapatid Aliyah Rivera ng SPCY Santa Ines. Santa Lucia. Si Santa Lucia, supling ng isang mayamang angkan, ay isinilang sa Syracuse, sa pulo ng Sicilia, Timog Italia, noong ikatlong dantaon. Nang magkasakit ang kanyang inang si Etikia, sinamahan niya ito sa libingan ni Santa Agata sa Catania upang idalangin ang mabigat na karamdaman. Nang gumaling ang kanyang ina, ipinagtapat na ni Lucia, Latin, liwanag, ang kanyang panatang maging birhen habang buhay alang-alang kay Kristo. Siya'y nagpakadukha at nagpakasakit bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa Panginoong Diyos. Ikinagalit ito ng isang lalaking nagkagusto sa kanya, kaya isinuplong siya kay Gobernador Pascasio ng Sicilia. Pinag-uusig noon ang mga Kristiyano. Sinaksak si Santa Lucia sa lalamunan at ayon sa ilan, dinukot ang kanyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit siya'y tinuturing na pintakasi ng mga may sakit sa mata. Santa Lucia, ipanalangin mo kami. Si Santa Lucia ay ginampanan ni kapatid Regina May A. Calimon ng SPCY Santa Ines. San Pedro Kalungsod. Si Pedro Kalungsod ay isang binatilyong taga-Bisaya. Sa Cebu o Bohol, marahil nanggaling si Pedro. May nagsasabing pinag-aaral siya sa Lubok, Bohol, kung saan pinangangasiwaan ng mga paring Hesuita ang isang katulad ng seminaryo minor. Dahil naturuan at nahubog si Pedro sa seminaryo minor, naging matapat siya sa mga pari at laging handang maglingkod sa anumang gawaing hinihingi ng misyon. Sumama siya sa mga paglalakbay at tumulong sa mga misyonerong gawain ni Padre Diego Luis San Vitores. Lubhang naging kapagal-pagal ang kanilang paglalakbay dahil madalas sila'y naglalakad ng nakayapak sa matatarik na bundok, gulod at madawag na gubat sa kasikatan ng init ng araw at minsan ay ulan. Tumulong si Pedro sa pagtuturo ng katesismo, lalo na ang mga bata. Nagsilbi siya sa misa at tumulong din sa mga binyag at iba pang liturhiya. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Si San Pedro Kalungsod
ay ginampanan ni Kapatid Matt Raymond Abad ng SPCY Bagumbayan, Santa Maria Cleophas. Ang Santa Maria Cleophas o simpleng Santa Cleophas ay sumunod sa ating Panginoon sa Kalbaryo at nakita siya pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli. Si Maria Cleophas, gaya ng tawag sa kanya, ay inilalarawan kasama ng kanyang mga anak na lalaki na may dalang mga sagisag. Judas Tadeo, isang bangka, Simeon, isang isda, Santiago, isang sanga ng palma o isang gilingan, at Jose Barsabas, tatlong dahon o isang tasa. Si Maria Cleophas ay inilalarawan din kasama ni Maria Salome na sumusuporta sa Birheng Maria sa panahon ng pagpapako sa krus. Minsan ay inilalarawan siya kasama ni Maria Magdalena sa pagkabuhay na maguli. Santa Maria Cleophas, ipanalangin mo kami. Si Santa Maria Cleophas ay ginampanan ni Kapatid Tania Marie A. Baltazar ng SPCY Bagumbayan, Santa Maria Goretti. Isang araw, habang nasa kalapitbahay ang kanyang ina, si Maria, 12 taong gulang, ay naiwan sa bahay kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang umakyat si Alejandro Serenelli, 20 taong gulang na anak ng kanilang kasama sa pagbubukid. Tinawag niya si Maria, pilit na pinapapasok sa loob ng silid at tinangkang halayin. Sumigaw ng malakas si Maria, kaya 14 na beses siyang pinagsasaksak ni Alejandro. Natagpuan siya ng kanyang inang nakahandusay sa sariling dugo. Sinugod siya sa ospital sa bayan ng Netuno at bago bawian ang buhay, nakatanggap pa rin siya ng banal na komunyon at nagwika. Pinatatawad ko si Alejandro at nais ko rin siyang makasama sa langit. Santa Maria Goretti, ipanalangin mo kami. Si Santa Maria Goretti ay ginampanan ni Kapatid Charlene R. De Los Santos ng SPCY Bagumbayan, Santa Monica. Huwaran ng mga may asawa, mga ina at mga balo. Si Santa Monica ay isinilang sa Tagaste, ngayon Sukharas, Africa, noong 332. Upang makarating sa rurok ng kabanalan, 3 krus ang tiniis ng Santa. Ang isang biyanang mabagsik, isang asawang malupit, at isang anak na makasalanan. Napangasawa niya si Patricio, isang pagano, na dahil sa matimyas na pag-ibig at walang tigil na panalangin ni Santa Monica, ay nahikayat niyang magpabinyag bago ito namatay noong 371. Para magbalik loob ang kanyang asawa, biyanan at anak na si San Agustin, 2 ang kanyang ginamit na paraan, panalangin at pagpapakasakit. Bago namatay si Monica sa Ostia noong 387, ito ang huling habilin sa kanyang anak. Walang kwenta sa akin kahit saan mo ako ilibing. Huwag mo lamang akong kalilimutan kung nasa altar ka na. Santa Monica, ipanalangin mo kami. Si Santa Monica ay ginampanan ni Kapatid Cristel Alejandria ng Ministry of Action Song Interpreters Guild, Santa Magdalena ng Nagasaki. Si Magdalena ng Nagasaki, isang kasapi ng Tercera Orden ni San Agustin sa Japan, sa kabila ng malaking panganib at kahirapan, ay nanatiling tapat kay Jesucristo hanggang sa kanyang pagkamartir. Ipinanganak noong unang bahagi ng 17th siglo. Si Magdalena ay kabilang sa isang debotong Kristiyanong pamilya. Ang kanyang mga magulang ay naging martir noong 1620. Noong si Magdalena ay nasa kanyang kabataan,
Sa mga panahong ito, dumating ang mga unang Agustino sa Japan. Bilang isang nakatuong Kristiyano, ipinakilala ni Magdalena ang kanyang sarili sa kanila. Naglingkod siya bilang katikista at tagasali ng wika para sa mga unang misyonerong Agustino. Santa Magdalena ng Nagasaki, ipanalangin mo kami. Si Santa Magdalena ng Nagasaki ay ginampanan ni Kapatid P.V. Mendoza ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. Santa Bernardita. Si Bernardita Subirius ay isinilang noong ikapito ng Enero 1844 sa Lourdes, Pransya, noong 11 Pebrero 1858, nagpakita kay Santa Bernardita ang mahal na birhen na ang wika. Ipinangangako ko na gagawin kitang maligaya kung di man sa buhay na ito ay sa kabila. Ipagdasal mo ang mga makasalanan. Sabihin mo sa mga pari na magpatayo ng isang simbahan sa puok na ito. Ako ang Imakulada Concepcion. Ang pangitaing ito ng mahal na birhen sa Lourdes ay sinundan pa ng 16 na ulit. Santa Bernardita, ipanalangin mo kami. Si Santa Bernardita ay ginampanan ni Kapatid Shaina Espiritu ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. Santo Domingo Savio. Tinupad ni Domingo Savio ang kanyang pangako sa unang pakikinabang. Mamamatay na muna ako bago magkasala. Siya ay naging isang ulirang mag-aaral sa Oratorio Festivo ni San Juan Bosco. Minsan, inawat niya ang 2 batang nagsusuntukan at ipinakita sa kanila ang larawan ng Panginoong nakapako sa krus. Ang isang masagwang larawang tinitignan ng kanyang mga kasamahan ay pinagpupupunit niya. Malimit siyang magsimba at makinabang, at kung hapon, tumadalaw siya sa Santissimo Sacramento. Sa kanilang maralitang tahanan, ang kanyang pagmamahal at paggalang sa kanyang mga magulang ay gayon na lamang. Kinikilala niya sa kanila ang larawan at kapangyarihan ng Diyos. Santo Domingo Savio, ipanalangin mo kami. Si Santo Domingo Savio ay ginampanan ni Kapatid Dave John Castro ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. San Andres Quintaygon. Si Andres Quintaygon, isang paring Koreano, ay hindi ipinanganak sa isang katolikong pamilya. Subalit, nagpabinyag sa relihiyong ito ang kanyang mga magulang matapos marinig ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Nabinyagan si Andres sa gulang na 15. Naglakbay siya ng 1,300 milya upang pumasok sa seminaryo ng Macau, China. Pagkalipas ng 6 taon, muli siyang nagbalik sa kanyang bansa sa pamamagitan ng Mancuria. Sa kanyang muling pagbabalik sa kanyang bansa, natalaga siya upang isaayos ang pagpasok ng mga misyonero sa pamamagitan ng dagat upang makaiwas sa mga nagbabantay sa hangganan. Nahuli si Andres, pinahirapan at pagkatapos ay pinugutan ng ulo sa ilog ng Han malapit sa Kapitolyo ng Seoul. San Andres Quintaygon, ipanalangin mo kami. Si San Andres Quintaygon ay ginampanan ni Kapatid Jericho de la Cruz ng Ministry of Action Song Interpreters Guild. San Lorenzo Ruiz de Manila. Si San Lorenzo Ruiz ang unang Pilipinong martir ng pananampalataya. Naging sakristan siya ng mga paring Dominico sa simbahan ng Binondo. Nagkaroon siya ng 2 na lalaki at 1 babae. Noong 1636, dahil sa isang paratang
ay umalis siya sa Pilipinas patungong Japan kasama ang apat na paring Dominiko at isang laikong Hapon. Sa nasabing bansa ay pinag-uusig ang mga Katoliko. Nahuli siya pati ang kanyang limang kasama at pinahirapan ng husto dahil sa kaninang pananampalataya. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. Si San Lorenzo Ruiz de Manila ay ginampanan ni kapatid Harvey Gabriel Salvador ng Parish Commission on Youth. Nuestra Señora de la Asunción. O ang maluwalhating pag-aakyat kay Maria sa kalangitan, katawan at kaluluwa sa apat na dogma ng mahal na Birheng Maria. Tulad ni Jesus na nagtaglay ng tatlong pagtatagumpay, sa kasalanan, sa kalupaan at sa kamatayan. Si Maria ay nagkaroon din ng pagtatagumpay sa kasalanan, sa kalinis-linisang paglilihi sa kanya, sa kalupaan, sa kanyang pananatiling birhen, at sa kamatayan, sa kanyang pagtulog at pag-aakyat sa langit. Ang pagtatagumpay na ito ay dulot ng pagtalima at pagsuko ni Maria sa plano ng Diyos. Sa kaganapang ito sa buhay ng mahal na Birheng Maria, nabibigyan tayo ng pag-asa na tayo rin ay maaaring magkamit ng ganitong pagtatagumpay. Nuestra Señora de la Asunción, ipanalangin mo kami. Si Nuestra Señora de la Asunción ay ginampanan ni kapatid Sofia Bianca S. Estares. Thank you.